Moving on, let's now welcome another Dr. Zen, a featured photographer in a book in Germany, and a Manila Bulletin Picture Perfect contributor. Let us all welcome Melvin Anore. Grabe, just like si Moel kanina, you have reached the global or the international scene by being featured in a Germany book. So how does it feel? Para sa akin na inspired na inspired ako, tapos para sa akin yung achievement na yun parang wala na akong hanapin. Pero I continue my photography pa rin. Hindi ako tumitigil ng pag-aaral kasi sa mobile photography doon ako namulat doon ako nag-start. Doon ako nakaka-inspire ng ibang tao. Meron akong nagsabi sa akin na, "Sir, alam niyo naman pag nakikita ko yung photos, parang nawawala daw yung lungkot niya." Sabi ko, parang ang sarap pakinggan na makarinig sa viewer mo na gano'n. Through your photography, kahit hindi ka magsalita, na-inspire pala sila doon sa mga photos na nakikita nila sa social media. Oh, that's great, that's great. Aside from being featured pala in Germany, in a book in Germany, Melvin here is also a winner of a ZenTalk competition, which is the architecture trip. So, we are letting him fly in Japan para... Okay, so to cut this short, let's start now with Melvin talk. So, take it away, Melvin. Good evening, good night. I just want to share to you my experience in mobile photography, some tips, techniques. Pero first of all, share ko lang sa inyo kung paano ba tayo pipili ng gadget natin sa mobile photography. First of all, few things to consider: yung image quality ng mobile phone. Consider the mobile phone camera settings yung manual, full automatic, automatic. Kasi mayroong mga scenes na hindi naman natin kailangan lagi ng naka-manual settings. Megapixels. Ito, maraming medyo laging nagtatanong dito eh. Anong megapixels ng mobile phone camera mo? Not all high megapixels ng camera is maganda ang quality na ipapalabas. Merong mga 12 megapixels na ang ganda ng output. It depends na do sa how you capture the scene at yung tamang paggamit mo ng light. At the same time, sabi ko nga, yung manual settings at yung full automatic. Pagka na maximize mo yun, you can produce good quality photos. Also, do sa mga mahilig sa videos, yung video quality. Ano din natin yun, consider din natin yung video resolution. Ngayon, mga 4K videos, kaya na nang i-produce ng mga mobile phone cameras like ZenFone. Advantages: portability. Laging nasa bulsa lang natin. Pag may nakita tayong scene moment na gusto natin capture, ang daling bitbitin. Unlike sa mga DSLRs na medyo kailangan pantanggalin yung cap, yung at big body niya, medyo nakakaano siya. Kumbaga, hindi mo ko nawala na yung scene, hindi mo na capture. Unlike sa mobile phone na nandiyan lang lagi sa pwede mong hawak, nasa bulsa. Connection, pag gusto mo i-post kagad, nandun na kagad. Unlike doon sa SLRs, lipat mo pa sa laptop, yun. Availability and less intimidating sa mga subjects mo. Kasi for me, ang mobile phones ko, nagagamit ko siya sa mga documentary ko, sa street photography, shooting people. More on mga subject ko is human interest talaga. Learn to use your camera software. The best camera, the one you have with you when the opportunity arises. The tools may be different, but the factors that make an image great are the same regardless of the box that captured it. Sabi ko nga, lagi lang yan nasa kamay mo, nasa bulsa mo, yung right moment, right place, makakapture mo. Kasi nga, handy siya, nadyan lang sa'yo. Unlike doon sa mga SLRs, takalim mo pa sa bag mo, hindi mo naman pinning laging nakasakbit sa'yo yung SLR mo, baka ma-hold up ka pa. Start by ignoring everything. You'll see that taking pictures is less about technical know-how and much more about mastering the most valuable piece of kit, your eyes. Napakalaga ng mata. What to photograph?
siguro maraming mahilig sa atin sa flowers, sa landscape, events. Pero for me, as a mobile photographer, ito yung may share ko sa inyo. Daily life. This scene is from my hometown, Binangonan ni Rizal. Daily life, mga mangingisda araw-araw, nandiyan lang sila. Tsaka ang sarap balik-balikan ng captured moment mo doon sa ginagawa nila na anytime mawala na yung isda doon sa lugar mo, sa Laguna Lake, dahil naubos na, hindi na napangalagaan. Mga bata, naalala ko pag ako nag-shoot ng ganito. Bumabalik yung pagkabata ako na nagtatampisaw ako doon sa Laguna Lake sa amin. What I like this shooting daily life kasi talagang yung nare-reminish mo yung pagkabata mo, yung history na doon. Hindi na maaalis, lagi mo siyang maaalala. Mga nagdadaanan sa kalsada, somewhere in Davao, nagustuhan ko kasi yung colors niya. Same no colors na damit ng bata. Kaya yung na-share ko kanina yung kalaga ng mata natin. But to shoot, vacation, your travels. Mga Pilipinos, talaga mahilig mag-travel yan eh. Kaya ang sarap i-document ng travels mo. Hindi lang basta nakita mo siya nung actual doon sa site. At the same time, may photos ka na makikita na na-capture mo. At a balloon. Oh, nakita nyo? At my back. Shot ko yun. I used the ZenFone 3 Zoom when it was launched. The Asus company, binigyan kami ng experience na magamit yung ZenFone 3 Zoom. Kaya thank you po sa Asus Philippines. Ngayon naman, busy composition. Siguro mga ilan lang to na i-share ko na para sa akin, ito yung mga mahalaga. You don't take a photograph, you make it. Ayon kay Ansel Adams. Think about composition as a foundation of your image. One basic composition is the rule of thirds. Placing your subject on the intersecting lines. Yeah. I place my subject on the rule of thirds. At may balancing element ako sa kalip sa kabila na periswipo. Napunan nyo siguro at lagi may human element yung mga photos ko. Yun nga kasi yung mas feel ko na ipalabas sa aking mga photography. Leading lines. Dito, leading lines, yung lights sa ceiling. Dadalhin yung mata mo pupunta dito sa mga silhouetted ng mga tao sa... Kahit kumakain ako sa restaurant, nag-shoot pa rin ako. Minamaximize ko talaga yung lugar na pinupunta. This one. Leading lines, papunta doon sa subject. Eto, actually wala siyang line na makikita, pero yung mata mo, pupunta siya doon sa diagonal line ng mga paa. Yung formation ng mga paa ng mga tao. Ito is nasa Reno sa town namin nung nagbumisita siya. Yung sky, leading line, ito rin yung pose, diretso doon sa ulo niya. Framing. Having a frame inside a frame adds more focus to your scene and tells the viewer what to focus on. Now, ang ganda-ganda kasi. Pag may frame ka na, tapos i-frame mo pa yung subject mo. Like this one. Siguro napunan nyo doon sa photos, no? May naka-frame na dito sa loob na salamin. At the same time, meron pa rin dito. At yung paa ng babae. Yung scene na to, pareho, dalawa na drawing, dalawang gigantes, tapos may dalawa pa rin tao dito sa taas. Yung balance ng elements sa loob ng frame. Mapapagalaw yun kasi yung mata mo sa loob ng frame pag mayroong mga elements na ilalagay mo sa loob. At nagiging interesting pag naglagay ka pa doon sa frame, within a frame. Halaman lang siya. Pumesa ako doon sa ibaba kasi nagiging ano na sila eh. Tumitingin na sa akin kaya ayokong kasi makita na curious sila sa shed ko. Vantage point, napakalaga kasi nagbibigay siya ng kakaibang perspective doon sa isang photos. Nagkakaroon ng kakaibang storya. Like this one. Bumaba ako ng pag-shot ko para hindi makita yung ulo ng may-ari. Kumbaga, pinurse perspective ko yung ulo ng santo para doon sa tao.
siguro na curious kayo sa photo na to. Salamin siya, bibili ako sa sagu. Pagsilip ko dito, sabi ko, ba't nagdodoble yung tao? Yung pala, nagre-reflect doon sa side. Salamin to eh, medyo dark. Kaya yung tamang perspective, makukuha mo siya pagka tama yung angle mo. Visual exercise, seeing. See with your eyes, not your camera. Sometimes, leave the camera in the bag and just spend the day seeing. Ginagawa ko din yan. Hindi ako nag-shoot, pero umikot lang ako doon sa bahay namin. Pinapractice ko lang yung mata ko. Kasi may time na hindi naman tayo laging, kumbaga, yung initiative na mag-shoot, minsan wala sa atin yun eh, parang, pag wala tayo nun, try natin umikot lang. Sanayin lang natin yung mata natin sa composition, doon sa lugar, para masanay tayo doon sa pag-compose natin next na mag-shoot na ulit tayo. Find an interesting moment. Diba? Yung mga moment na ganito, parang, bihira mo na siyang makita. Bihira mo na siyang makita kasi bihira na naglalaro ng huli. Lalo na sa social media, nagbe-Facebook, karami ng mga bata, nasa computer shop. Para sa akin na, ang halaga ng mga bagay na makapture mo yung ganitong mo. Kasi may babalik mo pa rin yung history. If you want to take great pictures, ones that really stand out from the crowd, you need to stop looking and start seeing. It's a decisive moment naman. Capturing decisive moment, whether it's a sudden change in the light, a gesture, or a scene like this, is all about anticipation and instinct. It's all about the timing. Kung walang right time, wala ka sa right place, yung decisive moment, hindi ko makakapture. Yung decisive moment is that when the time you click the shutter, it's not the movement of that person. It's the time when you click the shutter. That's the decisive moment. Another sample of decisive moment. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat na this na nag-viral siya sa social media. Medyo kinabahan ako na ang una, natakot na i-post. Pero yun nga, yung pag nakaka-capture ka ng ganitong moment, ang sarap ng feeling. Kahit nabasa ako ng tubig na ibinuga sa akin, pagtalikot ko, sabi ko, thank you. Nagpasalamat pa rin ako sa kanya. Perfect is often imperfect. Sometimes you can have it all. It's much better to capture the right moment with the wrong settings rather than the wrong moment with the right settings. Agree ba kayo doon? Yes. Like this one, nadaanan ko lang sa SM North. Pagdukot ko, hindi ko na naayos yung settings ko, pero naging interesting pa rin kasi parang the ghost na lumalakad sa pedestrian. This one. Nakita ko yung big man, kaya binaba ko na siya para magmukhang malaki yung tao. O diba? Eh ano kung may chemistry? Don't always look for nice. Average photographers imitate beauty. Great photographers create their own. Share ko lang sa inyo yung photos na na-create ko, na nag-start na parang tumatak nga sa akin yung ganitong genre. Oh. Ito yung unang photos ko na tumatak sa pangalan ko na hindi nila makalimutan. When mobile shot pa rin. Skydiver ang title ko dyan. Pati sa mga international, sa ano, naging controversial, Photoshop daw po. Maganda, send ko na yung exit tsaka yung photos. Flip lang yan. Naglalaro sila sa buhangin. Tapos sabi ko, nung papalapit na ako, sabi ko, I have to capture this. Sayang kasi moment. Ang mobile phone kasi, pag ganyan yung ilaw, makakapture mo siya, ma-pre-freeze mo yung moment. Hindi mag-blur yung tao. Basta tama yung light. Flip lang yan. Pag binaligtan niya siya, nag-black. Ang ganda lang kasi talaga ng gesture. Tsaka yung sky, nagmukha siyang water. This one. Part of my series na falling. Learn how to see light. Kalaga ng light. Ito nga pala yung last 2016 sa Send In Your Eyes sa local. Work the scene. Ito yung final photos ko. Gusto nyo work the scene bago mo alisan yung isang scene. Kung nakita mong may potential siya sa isang photos, huwag mo munang iwanan. Nakita nyo itong mata na to? Wala talaga yan.
ito lang yung una. Nagbukas yung tindahan, nakita ko yung ilaw, tumama doon sa light. Sa kabilang side yan, reflection yan eh, sa lakin. At the same time, sabi ko, ba't may parang dumadaan pang mga sasakyan? May motor na dumaan, inantay ko ulit. Ayun na, naging bibig na siya. Kaya wag niyo iwanan yung scene na kung alam niyo may potential, shoot niyo. Mag-wait pa kayo ng pwede pang makakalag. Sharing photos, may pros and may cons. Pros, attack new clients. Make personal connection with other artists. Keep your family and friends up to date. Get feedback on your work. Create a visual impact. Yung cons, open yourself to unwanted criticism. Make personal connection with others. Invest a lot of time in things you may not enjoy. And compromise your vision in order to gain likes. Yun ang wag natin gagawin sa photography natin. Wag natin hangarin yung likes sa mga social medias. Mag-create tayo ng photos na alam nating hindi lang basta likes yung habol natin. Na makapag-capture tayo ng moment na may ma-inspire tayo ng mga tao. Kasi once na inisip natin ay puro likes, I bet you, in the near future, yun yung magiging nakatatak na lang sa isip niyo. Likes, 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 likes. Ang isipin natin, paano tayo makakapag-produce ng maayos at maganda at may impact na photos na may lalabas. At iyon ay magagawa lang natin sa continuous learning natin sa photography. And last, the mind of a photographer. Think about a photography as a hunting. Yung photographer, yung hunter. Then, the decisive moment, yun yung capturing the prey. And lastly, share ko na rin sa inyo, hindi lang tayo shoot ng photos natin na nasa mobile phone natin. Make sure na we printed our photos. Kasi seeing your photos na printed, ang ganda. Just want to share you. Nice. May documentary na aking series na panata. Diba ang sarap ng pakiramdam na yung photos mo is naka-print. Alright. That's all. Thank you, Melvin, for sharing somewhat inspiring and very human interest kind of photography to all of us. Okay, so guys, if you have any questions with our Dr. Zen here, Melvin, about his photography or how did he capture everything in his photos, feel free. The floor is now open. Ilang taon po kayo nag-start kayo? Lang taon. I started my photography mid-2015. Yeah. Yung bago pa lang nag-ano yung photography na sa mobile. I started mid-2015. Mga May siguro yung May. Almost 2 years? 3 years? Yun yung ano, laking bagay na nagtulong sa akin ng photography na dumawak yung ano ko, yung connection ko. Kasi nga, yung social media, laking impact. Hey,